ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RNN. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mga kaibigan, mga kasama, avid listeners of this program, ang palatuntunang binamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahim papawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Ang inyong kapatid na Shelbert Dondo Yano Sr. alias Veritas ay patuloy na maghahatid sa inyo ng bagadalisay na aral ng Diyos na sinampalatayanan ng Simbahang Katoliko. Araw na Linggo, ika-25 sa buwan ng Agosto. Of course, no, nasa taong 2013 pa rin tayo. August 25, 2013. Last program o sa nakaraang palatuntunan natin, tinalakay na natin ang tungkol sa paksa na nag-focus o nag-sentro sa otoridad o authority o kapangyarihan ng simbahan.
But before that, no, sa hindi pa natin sinimulan pagtalakay ang topiko na yan, yung mga nauna pang programa natin na kasentro sa kontrasepsyon. Dahil yon ang ating response sa RH law na tinalakay sa ating kataas-taasang hukuman o ang Supreme Court na hanggang ngayon wala pang final decision hinggil sa mga petitioners ng ating simbahan, no? Nating mga anti-RH law o RH bill na ngayon RH law sa sinabi na natin na nagkapasalamat tayo sa ating kataas-taasang hukuman ang Supreme Court dahil binigyan nila pa rin tayo ng chance o pinakikinggan pa rin nila tayo kahit na sa Senate at sa Congress inanalo po ang RH bill pero pinakinggan ang ating side, no, sa mga anti-RH, no, nakinig sila sa atin at yung sabutuhan parang majority, no, sa mga justices ang ating pinaglalaban. So kaya wala pang final decision, no. Abangan natin kung ano ang final decision at sana ang ating ipinaglalaban ang manaig sa ating Supreme Court, no, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi tayo gagaya sa ibang mga bansa na lumuhod na, no? Lumuhod na sa secular na yaing o kinib voice of lang ba sa tao, mga kaibigan, mga kapatid? Yung boses lang ng tao, ang gusto lang ng tao ang pinagbigyan. Hindi po natin gusto yan dahil kung wala ang Diyos sa ating panig, kung ating i-separate ang pamumuno ng Diyos sa ating mga gawain dito sa mundo, sa ating lipunan, eh wala pong blessing, wala pong tunay na blessing ang makamta natin sa ating lipunan o sa ating bansang Pilipinas kung hindi natin isali ang Diyos sa ating mga programa o sa ating mga gustong gagawin o sa ating lipunan. Dapat isama natin ang Diyos. Isama natin ang wisdom ng Diyos sa ating mga gawain. At malinaw yan dahil sa ating preamble, sinama natin ang Diyos. Humingi tayo ng gabay sa Diyos. Pero ang tanong, bakit natin hindi natin sinunod yan, no? Sa preamble ba lang ang ating paghingi ng gabay sa Diyos, pero sa totoong buhay, sa totoong pamamalakad natin sa ating bansa ay hindi pala totoo na ating susundin ang kanyang mga gabay? So parang inconsistent po yata tayo kung ganon, kung pabayaan natin ganon ang ating mga desisyon sa ating bayan, no? So ating i-remind ang ating mga mambabatas, ang ating mga senador, ang ating mga mambabatas, no, mga kaibigan at mga kapatid, na sana ang priority natin na isama sa ating paggawa ng mga batas, eh priority po natin ang gabay ng Diyos, hindi po ang gabay lang ng tao, mga kaibigan, mga kapatid, dahil iba po ang gabay ng tao, ng tao lang at saka gabay ng Diyos. Malinaw yan sa aklat ng Isaias na ang isip ng Diyos ay iba po sa isip ng tao. Mas mataas po ang iisip
kapangyarihan ng Diyos kaysa isip lang ng tao. Ang tao ay pwedeng magkamali, pero ang Diyos ay hindi. So kung totoong malinaw ang ating pag-iisip, kung totoong may wisdom po tayo, may kaalaman po tayo, eh dapat priority natin na ang hingan natin ng gabay ay ang Diyos na nasa langit. Pero taliwas po ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Pero hindi tayo nagtataka diyan dahil kung babasahin natin ang aklat ng Revelation, sa hula po na mababasa natin sa Book of Revelation, if I'm not wrong, chapter 12 of the Book of Revelation, hindi ko sure sa verse, so, pero alam kong nagbabasa kayo ng Biblia, alam nyo kung anong talata ito. Na merong mga panahon na parang maghahari ang demonyo. Ibig sabihin, may mga panahon na ma-deceive talaga ang sanlibutan. So sa tingin natin, sa ngayon, nangyayari na yan. Dahil ang dami ng mga gobyerno ng tao ay talagang hindi isinali ang mga batas ng Diyos sa paggawa ng mga batas dito sa lupa. Tingnan natin, for example, ang the United States, no? O bakit may abortion sila? Bakit may ano sila? Bakit payag lang sila? Ni-legalize nila ang contraception. Hindi po yan pamamaraan ng isang Kristiyano. So, hindi nila isama ang moral teachings ng simbahan. Kaya nga, no, ang ating palatuntunan ngayon ay nakasentro na sa authority ng simbahan. Bakit ba ang simbahan ay talagang isama natin ang kanyang mga katuruan? Bakit isama natin? Sa nakaraang palatuntunan natin, yung last program natin, o last Sunday, ating sinabi dito na katulad sa ating bansang Pilipinas na nagtanong tayo, bakit may iisang presidente ang ating bansang Pilipinas at bakit may iisang Supreme Court lang? Sinabi natin na dahil para meron tayong pagkakaisa. Dahil kapag maraming presidente, halimbawa yung sinabi natin sa nakaraang palatuntunan natin, kung maraming presidente sa isang bansa, kung hindi na magkapareho ang mga isip ng mga presidenteng yon, sino ngayon ang papaniwalaan kung magdidebate na sila, kung hindi sila magkakaisa sa mga desisyon nila? So kung ang isang presidente lang ang paniwalaan natin at yung isang presidente hindi, na pareho ang kanilang katungkulan, pareho ang kanilang authority, so magsasabi na bakit siya lang ang pinaniniwalaan, pareho ang aming otoridad, pareho ang aming function, no? Presidente siya, presidente din ako. So, hindi maganda. Parang masabi ng isa, hindi yata makatarungan yun. Hindi yata magkatarungan yun. Na yung isang presidente lang na samantalang ako, hindi pinakikinggan na pareho lang ang aming katungkulan. So, walang pagkakaisa, no? So, kaya may isang presidente lang sa isang bansa para kung may mga disagreement ang mga tao, kung may hindi pagkakaisa sa pag-iisip, may isang supremo, may isang tao na kapag magsabi na siya, final na, hihinto na, dapat maghinto na ang ating mga debate. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Yun din naman ang sa ating simbahan. Yun naman ang ating simbahan, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit binigyan niya ng otoridad si Peter, no? Si San Pedro. Yung sa mga susi sa kaharian ng Diyos, yung mababasa natin sa Mateo 16, versikulo 18 hanggang 19, nang sinabi ng Panginoon kay San Pedro na, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatatagin ko ang aking iglesia, ang aking kaharian, na ang kadiliman ay hindi makakapanaig sa kanya. Na ibig sabihin, matibay po ang iglesia na natatag niya. At sabi pa niya, ibigay ko sa iyo, Simon, Pedro, ang mga susi sa kaharian ng
sa kaharian na ito. Ano bang ibig sabihin na bigyan ka ng mga susi? Or you will be given the keys of the kingdom of heaven? Well, kung nag-study po tayo, nag-aaral po tayo ng Biblia, may parte dyan sa Biblia, particular part sa Biblia ay yung sa Isaiah Kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23. Na kapag bigyan ka ng key o susi sa kaharian, ibig sabihin ginawa kang leader, ginawa kang prime minister. Ganon kasi ang kingdom nila noon sa panahon ni David, na kapag hari ka, eh meron kang pipiliing prime minister. Prime minister. Ano ba ang function? Ano ba ang gawain ng isang prime minister? Eh kung wala diyan, kung halimbawa may puntahan ka sa ibang lugar, ipagkatiwala mo ang function mo as leader sa iyong prime minister mo. Yung representative mo. Diba, mga kaibigan at mga kapatid? Yung noon, sa Kingdom of David, may naging prime minister na nagngangalang Shebna. No? Kung nag-aaral kayo ng Biblia, alam ninyo ito. So, refresh na lang ito kung nakalimutan ninyo. May prime minister na nagngangalang Shebna. Pero hindi magandang prime minister o hindi mabuting pagka-prime minister si Shebna. So, noon, pinalitan siya kay Eliakim. Siguro babasahin natin ito dahil ito ang dapat malaman natin na katotohanan, no? Kung gusto nating malaman ang katotohanan tungkol sa iglesia, tungkol sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo, ang simbahan, no, dito sa lupa. Dahil Bakit sinabi natin ito? Dahil sa ngayon, nakita natin, naobserbahan po natin na parang binaliwala ang authority ng simbahan. Na siyang binigyan ng Panginoong Hesukristo ng authority, no, sa pag-preach o sa pangangaral, na dapat nating susundin ang kanyang mga aral. Just like for example sa Mateo 18 verse 17, na kapag may katanungan po tayo kung ano ang dapat nating gagawin, kung may mga hindi tayo pagkakaisa, kung ano ba ang dapat nating gagawin kung ganyan na ang mangyayari, sabi po dyan sa Mateo 18:17, punta ka sa iglesia o sa simbahan ng Diyos dito sa lupa. So, kung hindi ka makinig, sabi, kung hindi ka makinig sa kanyang simbahan, ituring kang parang publikano o ano ba yung publikano? A tax collector. Alam naman natin yung tax collector nila noon ay makasalanan dahil hindi sila nagpa-practice ng wasto sa kanilang pangungulikta ng buwis. I don't know kung sa ngayon ganun pa rin, no? Dahil prone to corruption ang ating mga tax collectors. Especially kung mahina ang kanilang pananampalataya sa Diyos, talagang madala sila sa tentasyon. Sabi diyan sa Mateo 18:17, dapat maniwala po tayo sa isip ng simbahan dahil binigyan siya ng otoridad ng ating Panginoong Hesukristo sa pangangaral. Pero ang nangyaring yun, hindi natin sinusunod yan. So, yung sabi ni Saint Augustine po, yung kung naniwala daw tayo sa gospel, dapat paniwalaan natin ang lahat. Dahil kung pipiliin lang natin ang mga nakasulat sa gospel, yung nagsasabi na naniwala siya sa gospel pero pinipili lang niya ang kanyang susundin, yung ibang hindi niya gusto ay hindi niya susundin, yung taong yun hindi talaga naniniwala sa gospel. Ang pinaniniwalaan niya ay ang kanyang sarili. Dahil ang gusto niya, kung ano ang gusto lang niya, ang sinusunod niya, pero yung hindi niya gusto ay ayaw niyang susundin. So hindi ang gospel talaga ang sinusunod niya, kundi ang kanyang sarili. Dahil ang gusto lang niya ang sinusunod. Dahil pag ating itanong dyan sa gospel kung lahat ba ang ating paniniwalaan, yan ang sinabi ng gospel, lahat po.
na nasa gospel ay kailangang paniniwalaan, hindi lang yung pinipili lang natin. Saan ba natin mababasa yan? Eh, nandyan yan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20. Babasahin niyo mga kaibigan at mga kapatid. Mateo 28, versikulo 19 hanggang 20. At tahintayin ninyo, ating i-open muna ang ating Biblia na nakasentro sa The Book of Isaiah, Kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23, dahil nandito sa mga talatang ito, ang proof po natin, ang katibayan po natin, na kapag bigyan ka ng key of the kingdom, yung susi sa kaharian, ibig sabihin, ginawa kang prime minister, ginawa ka ng ulo, ginawa kang parang president ba? Yun, yung term na ginamit natin ngayon sa ating leader ng simbahan ay Santo Papa o Holy Father. Title yan ng Diyos. Title yan ng Diyos na pinagamit niya sa taong pinipili na maging leader. Sabi ng iba, sa hindi ko pabasahin ang mga talatang yun no, sa Isaiah o The Book of Isaiah, no, mga kaibigan, mga kabatid. Sabi nila, yung title ba sa Diyos, pwede bang ipagamit niya sa tao? Ang sagot po natin dyan, dahil meron kasing nagsasabi na kapag ang title daw ng Diyos gamitin ng tao, ibig daw sabihin yan, blasphemy daw yan. Meron akong nakausap na mga hindi Katoliko na sabi nila, bakit nawag nating Holy Father ang Santo Papa? Yung Holy Father, titulo ng Diyos yan. Bakit natin gagamitin natin yan sa pagtawag sa isang tao? Mga kaibigan, mga kapatid, kahit na sa logic lang, no, sa reasoning lang, bakit sa pamilya natin, yung small unit na organization natin, di ba, yung family natin, yung pamilya natin, bakit tinawag nating ama? Bakit tinawag natin ang ama ang yung husband? O yung lalaki sa mag-asawa? Bakit tinawag nating ama? At saka yung babae, ina? Bakit? Ama, alam naman natin yung ama, titulo ng Diyos yan, di ba? So yan pa lang, pag-isipan natin yan. Bakit tinawag nating ama ang ama natin sa pamilya? O na alam naman natin na yung ama, titulo ng Diyos yan. Yung mga leader ng ating lipunan, halimbawa yung presidente, pwede nating sabihin ama ng ating bansang Pilipinas. Yung ating gobernador at ating mayor, pwede nating tawaging ama ng ating local na lugar, for example, ama ng Dipolog o ama ng probinsya. O yan, ating gobernador. Bakit ginamit natin sa pagtawag ang titulo ng Diyos sa pagtawag sa mga local leaders po natin, mga kaibigan, mga kapatid? Dahil ganun talaga ang reality, ang katotohanan na kapag ang function mo, ang katungkulan mo ay isang guide o isang leader, ang titulo ng Diyos, pwedeng ipagamit sa inyo. Pero yung may nagsasabi kasi na, bakit yung sinabi ni Kristo, yung sa Mateo 23, versikulo 9, na nagsalita ang ating Panginoong si Kristo, na huwag niyong tawagin ng sinumang tao dito sa mundo na ama, dahil iisa lang ang ama na nasa langit. Aba mga kaibigan at mga kapatid, literalist po tayo mag-intindi sa Biblia. Ibig sabihin, kung tayo ang magbigay kahulugan, kung tayo ang magbigay ng kung ano ang ibig sabihin sa mga salitang nakasulat sa Biblia, talagang mamislead po tayo. Dapat kung literal, yung literal na ang ibig sabihin, kung ano talaga ang ipinahiwatig sa nagsusulat. So kung anong talata na yon? Sino ang nagsabi sa talatang yan? Yung sa Mateo 23:9, Mateo 23 verse 9, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang nagsasabi na kung bakit niya nasabi yung huwag kayong tatawag ng ama. Ang ibig niyang sabihin diyan na huwag tayong tatawag ng ama, diyan kasi sa talatang 23 ng Mateo, pinagsabihan niya, sinabi niya
ang kung ano ang mga characteristics, kung ano ang ano mga ginagawa ng mga Pharisees at saka yung mga scribes. Yung mga Pharisees na nag-praise sa kanilang mga sarili. Yung hindi sila marunong magpakumbaba. Palagi silang nagmamataas yung mga Pharisees. Hindi kasi gusto ng Panginoon na yung mga authorities ay mapagmataas. Dahil yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo diyan, hindi po maganda na kayo na mga otoridad ay magmamataas. Na hindi kayo marunong magpakumbaba. Yung mga hypocrites ang tinutumbok niya diyan sa mga talatang yan. Na ibig sabihin ng Panginoong diyan na kung ganyan kayo, eh hindi kayo bagay sa titulo ng aking ama. Dahil biro ninyo, yung titulo sa ama ko ay sacred yun. Bakit gagamitin niyo yan sa pagmamataas? Kasi kung magmamataas tayo tapos gagamitin natin ang titulo ng ama, eh parang ginawa natin ang ating mga sarili na Diyos. Parang gusto tayong ma-equal sa Diyos dahil nagmamataas tayo. Ano ba ang sinabi ng Panginoong Hesukristo diyan sa Mateo 23 versikulo 11? Siguro babasahin natin ang Biblia ng mga kaibigan at mga kapatid. Okay, ito mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 11. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Sa versikulo 12, ang nagmamataas ay ibababa. At ang nagpakumbaba ay itataas. So malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo dito. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa. Ang tinutumbok po ng ating Panginoong Hesukristo dito ay itong mga Pariseo at ang mga ano pa, tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises noon. Mas mabuti siguro babasahin natin ang buong kahit na hindi ang buong Mateo 23. Simulan lang natin sa bersikulo 1 hanggang bersikulo 11. Nagsasabi po ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa mga ugali ng mga Pariseo at mga tagapagpaliwanag ng kautusan na nagmamataas sila. Ating babasahin. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinangangaral. Pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang bakitang tao lang ang kanilang mga ginagawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso. At hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginaghalang sila sa mga palingki at tawaging guro. Ngunit kayo huwag kayong
apatawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao. Ito na. Ito nang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, no? O teacher, no? Ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, kung literalist po tayo sa pag-intindi sa mga talatang ito, lilitaw po na hindi lang ang pagkaama ang bawal ipatawag sa tao. Pati na ang pagka-teacher o pagka-guro. O sabi dito, at saka, sabi dito, ngunit kayo huwag kayong patawag na guro o teacher. So hindi palang ama lang, no? Mga kaibigan at mga kapatid, na bawal po ang pagtawag. Pati ang pagtawag na guro o teacher, o sa ano ba yung nasa versikulo 10? Naalala ko tuloy yung sinabi ng executive minister ng Iglesia ni Cristo nang tinanong siya ng isang journalist. Ano po ba ang itawag niya sa ama niya na yung si kapatid na Felix Manalo? Dahil sa talatang ito, sinabi niya, brother lang daw ang kanyang itatawag sa kanyang yung ama. Hindi niya tatawaging ama dahil sa talatang ito, Mateo 23:9. Yung mga nakarinig sa sagot ng executive minister nila, na tumatawa sila. Dahil parang iyon lang na sitwasyon, narinig nila ang ganong sagot ng isang tao. Especially isang taong kilala, no? Isang executive minister kasi. Bakit ganon? Pero ang dami sa atin, no? Mga kaibigan, mga kapatid, especially yung mga hindi katoliko na nag-aatake sa ating mga katoliko na sabi nila, bakit daw tinatawag nating ama ang ating mga kaparian na may talata po ng Biblia na nagsasabi na bawal po ang pagtawag ng ama sa tao. So ngayon, sasabihin natin sa inyo, ang ibig pong sabihin ng Panginoong Hesukristo dito, itong mga Pariseo at mga tagapagpaliwanag ng kautusan na nagmamataas. Hindi kasi gusto ng ating Panginoong Hesukristo na gagamitin natin ang titulo ng Diyos sa pagmamataas. Kasi parang ginawa mong parang Diyos ang sarili mo, na gagamitin mo ang titulo ng Diyos pero mapagmataas ka. Ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, kung ganun tayo, huwag nating gamitin ang titulo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay iisa lang yung nasa langit. Malinaw ang sinabi ng Panginoong Hesukristo dito. Sabi niya, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Siguro kung ating intindihin ito, just like saying ba na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang ama sa inyo o ang leader sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Parang servant. Servant leader, no, ang ibig sabihin. At saka itong sa versikulo 12, malinaw ang sinabi dito. Ang nagmamataas ay ibababa. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo dito, itong mga Pariseo at mga tagapagpaliwanag ng kautusan dahil nagmamataas sila, dahil nagmamataas sila, ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay ibababa sila. Ibig sabihin yung titulo ng Ama ay hindi ipagamit sa kanila. Hindi ipagamit ng Diyos ang kanyang titulo sa mga taong mapagmataas. Pero kung
Marunong kang magpakumbaba. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo rito? At ang nagpakumbaba ay itataas. So yung mga may ugali na marunong magpakumbaba, anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo ay itataas? Ibig sabihin, bagay sa kanila ang titulo ng Diyos. Ano ba yung titulo ng Diyos? Ay yung Ama. Ito ang ibig sabihin kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo dito na huwag kayong tatawag na Ama sa mga tao rito sa lupa. Hindi ito literal na ibig sabihin na wala nang wastong gamit sa titulo ng Diyos para sa atin. Dahil kung ating pag-aralan ng Biblia, ang daming mga bersikulo dito sa Biblia na pinagamit ng Diyos ang kanyang titulo na Ama. Just like for example, kung babasahin natin ang aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 15, nasabi ng ating San Pablo, no, isa sa mga haligi ng ating paniniwalang Kristiyano, sabi niya, ako ay naging ama ninyo sa magandang balita. At saka sa, if I'm not wrong, Romans chapter 4, verse 16 ba yun, kung hindi ko nakalimutan ang talata na sabi niya, sabi sa talatang yon na si Abraham daw ay ama sa pananampalataya. At saka kung nabasa ninyo ang Exodus kapitulo 7, versikulo 1, hintayin niyo aking i-open mo na ang Biblia ko. Sa Exodus kapitulo 7, versikulo 1. Okay, dito na. Exodus kapitulo 7, versikulo 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gawin kitang parang Diyos sa harapan ng paraon. Ang tindi nito, ang Panginoon pa ang nagsabi kay Moises. Ano bang sinabi ng Diyos kay Moises? Gawin kitang parang Diyos sa harapan ng paraon. Alam naman natin na hindi Diyos si Moises. In nature, no? In nature, eh, hindi talaga maging Diyos si Moses. Pero bakit sinabihan siya ng Diyos na gawin kitang parang Diyos sa harapan ng paraon? Ibig sabihin, otoridad po ang ibig sabihin ng Diyos dito na ginawa siyang leader. Ibig sabihin, sinugo siya ng Diyos na maging leader sa bansang Israel noon, ibig sabihin, ang mga Israelitas noon ay talagang susunod sa leadership ni Moises. Eh parang Diyos siya, kasi siya kasi ang namamahala sa mga Israelitas noon. Diba mga kaibigan at mga kapatid? Ang titulo ng Diyos, hindi lang titulo na Ama. Ang titulo pa na Diyos ang ipagamit niya kay Moises. Ano, malinaw dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, gawin kitang parang Diyos sa harapan ng paraon. So, ibig sabihin, ang sugo ng Diyos ay pwedeng makagamit sa titulo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin kung ipagamit sa inyo ang titulo ng Diyos ay Diyos na kayo sa nature o sa kahimtang, kumbaga sa Bisaya. Eh, hindi ganun. So, bakit tinalakay muna natin ito dahil yung iba kasi, blasphemy daw ang pagtawag natin sa Bishop ng Roma, ang Santo Papa natin, dahil tinawag nating Santo Papa, ibig sabihin Holy Father, titulo ng Diyos yan. Yes, alam natin, titulo ng Diyos yan. Bakit na ginamit natin ang titulo sa Diyos sa pagtawag sa isang sugo o sa isang leader ng simbahan? Eh talagang ganun, kapag gawin kang leader, ipagamit sa inyo ang titulo ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang ating mayor, itinawag nating ama ng ating, for example, ama ng ating Dipolog, lugar ng Dipolog. Yung sa probinsya naman, tinawag natin ang ating gobernador na ama ng ating probinsya. Titulo ng Diyos yan. Dahil leader kasi ang katungkulan niya. Ang presidente natin, bakit tinawag nating ama ng ating bansang Pilipinas? Titulo ng Diyos ang Ama.
Pero ang katungkulan mo ay servant. Hindi po sinabi na kapag leader ka, eh gawin mo na ang pagmamataas. Hindi po ganon. Servant kasi. Servant kasi ang katungkulan sa isang tao na pinili ng Diyos na maglingkod para sa kanya. So ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ating isentro ang ating pag-uusap ngayon dahil meron pa tayong oras sa pagpili ng Panginoong Hesukristo kay Pedro na maging vicar niya, na maging prime minister niya. Alam niyo mga kaibigan, ito po ang typology. Ito po ang typology. Pag sinabing typology, magamit natin ang salitang kasamahan. Diba yung kaharian ng Panginoong Hesukristo kung binasa natin ang Biblia? Ito po ang Kingdom of David, Restoration of Kingdom of David na nawasak noon. Diba kung basahin niyo ang The Book of Amos, may hula po dyan na ang kingdom ni David ay kailangang i-restore dahil nawasak yon, nawala yon. Yung old covenant kingdom ni David. At saka sa kingdom ni David ay merong king. Just like for example, naging hari kasi si David. At saka kung babasahin ninyo ang kingdom nila noon, kung hari ka ay meron kang prime minister. Iyong kung prime minister ka, bigyan ka ng susi. Ibig sabihin, ginawa kang prime minister. Yung sinabi ko sa inyo kanina na si Shebna, isa sa mga naging prime minister sa kaharian ni David noon, na pinagpatuloy ng mga kasunod niya kung wala na siya, ang hari ay pipili ng isang prime minister, isabi, ibigyan ka ng Yahweh. Kapag bigyan ka ng Yahweh, bigyan ka ng titulo na leader o ama. Siguro babasahin natin. Dahil kung naniniwala tayo dyan mga kaibigan at mga kapatid, kung ang church ng ating Panginoong Hesukristo, ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo ay restoration yun sa kaharian ni David na nawasak at nawala noon. Ibig sabihin, sa kaharian ng Panginoong Hesukristo, eh siyempre siya ang hari, siya ang king. Sino ang kanyang prime minister? Malinaw kasi, sa Biblia, yung sa Mateo 16:18 hanggang 19, na si Pedro po ang binigyan niya ng mga susi sa kaharian. At alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ano ang distinction, ano ang kaibahan sa otoridad ni Pedro, sa otoridad na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ni Pedro, at sa kayong otoridad sa Old Covenant na ang isang hari ay magbigay siya ng authority sa kanyang prime minister. Kung babasahin natin ang The Book of Isaiah, Kapitulo 22, Versikulo 20 hanggang 23, ang simbolo sa kapangyarihan mo ay isang susi lang. Isang susi ang ibigay sa inyo sa kaharian. Sa kaharian ni David sa The First Covenant ba, mga kaibigan at mga kapatid. Pero sa New Covenant Kingdom ni Jesus Christ, plural po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, mga susi ng kaharian ng Diyos, ibigay sa inyo. So, samantalang yung sa Old Covenant, sa Kingdom of David, kung gawin kang prime minister, gawin kang leader, isang susi lang ang simbolo na ibigay sa inyo. So, ibig sabihin, singular, isang susi sa Old Covenant. Tapos sa New Covenant, sa Kingdom ni Jesus Christ, maraming susi. Mga susi sa kaharian ng Diyos ay ibigay sa inyo. Ibig sabihin, kung kapangyarihan yon, isang susi, ang ibig sabihin sa Old Covenant, pagdating dito sa New Covenant, sa iglesia o sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo, maraming kapangyarihan ang ibigay sa inyo. Babasahin muna natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang sa Isaiah Kapitulo 22, Versikulo 20 hanggang 23. O
Okay, ito na. Sa King James Version po natin babasahin. And the key, tingnan niyo dito, isang susi lang. And the key of the house of David will I will lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. And I will fasten him as a nail in a sure place, and he shall be for a glorious throne to his father's house. Babasahin pala natin ang verse 20 para malaman natin kung sino ang binigyan ng susi. Simulan natin sa pagbabasa ang Isaiah kapitulo 22 versikulo 20, no? Ito sa King James Version. Kapitulo 22 versikulo 20 hanggang 23. And it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. O si Eliakim pala, no? And it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. And I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand, and he shall be a father. Ito nang sinabi ko sa inyo. Tatawagin kang father. Titulo ng Diyos ito. Ang prime minister na sinabi dito na papalitan siya ay yung si Sheb. Na hindi ko na lang babasahin ang buong kapitulo 22 at saka yung itong 21. Ang sinabi po dito na prime minister na pinalitan ay yung si Sheb na. Pinalitan siya ni Eliakim. Ito ang sinabi dito. And it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah. And I will clothe him with thy robe. Ang sinabihan nito ay yung si Sheb na. Pinalitan kasi siya dahil masama siyang prime minister. I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand. And he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem. So tawagin siyang ama to the inhabitants of Jerusalem. Ano ba ang ama sa Latin? Your father, or papa, di ba? Ano pa ang sinabi dito? And the key of the house of David I will lay upon his shoulder. So, ito na ang simbolo na ibigay sa inyo. Isang susi lang. One key. The key of the house of David. Ano pang sinabi dito? So, he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. So, kapangyarihan ito. And I will fasten him as a nail in a sure place, and he shall be for a glorious throne to his father's house. So, ito. Kapangyarihan ng isang prime minister, binigyan siya ng susi. Isang simbolo sa kapangyarihan. Pero, ang tanong ngayon, itong Kingdom of David, di ba nawala ito? At may hula sa Amos, nakalimutan ko ang bersikulo, sa aklat ng Amos, o Amos, sa Bisaya, na yung Kingdom of David na nawala ay kailangang i-restore. Sino ba ang mag-restore nito? Eh, ang Diyos mismo. Yung binasa natin sa mga naonang programa natin, yung Daniel chapter 2 verse 44, na ang Diyos ang mag-restore o magtatag nito. Magtatag sa isang kaharian na hindi na magigiba. Ibig sabihin, matibay po. At wala pong ibang parte ng Biblia na pwedeng magamit natin o mababasa natin sa pagsasabi kung ano ang katuparan sa hula ng Amos, Book of Amos, na i-restore
na ang God mismo, ang Diyos mismo ang magtatatag nito sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam naman natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Diyos na nagpakatao. Diba? So, yung sa Daniel chapter 2 verse 44, na isang kaharian na tatatagin na hindi na mawawasak, no? Sabi sa Daniel 2:44, ang fulfillment po nito ay yung pagtatag ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian. Ibig sabihin sa iglesia. So, babasahin natin ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang Mateo 16:18-19. Dahil sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, no, ang simbahan, ang ginawa niyang representative niya o prime minister niya ay hindi po si Juan, hindi po si Pablo, kundi si San Pedro. Kaya, sinabi natin, ang unang Santo Papa po, o leader po, o prime minister po, sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo ay si San Pedro. Bakit tatalakayin natin ito ng maigi, mga kaibigan at mga kapatid? Para mabuo po sa ating isipan na kailangan nating respetuhan, kailangan nating paniwalaan ang otoridad ng ating mga Santo Papa. Dahil tayo mga Pilipino, bakit natin irespeto ang presidente natin sa Pilipinas, sa ating bansa? At bakit nirespeto natin ang Supreme Court ng ating bansa? Para meron tayong pagkakaisa. Ganon din sa simbahan. Pinili ni Kristo si Pedro na mga siwa. Ginawa niya si Pedro na prime minister para may simbolo tayo sa pagkakaisa. So, bali siya ang presidente o prime minister sa simbahan na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. At sino ba ang tinatawag nating, kumbaga sa ating bansa, presidente yung isang tao, no? Pero meron pang Supreme Court. Di ba? Grupo ng mga tao na magdesisyon sa halimbawa kung ating pag-usapan ang tungkol sa mga batas natin, hindi kasi kaya ng isang tao lang ang paggawa na paggawa at magdedesisyon. Kailangang may tutulong sa kanya. Katulad ni Moses noon, may mga pinipili siyang mga hukom, yung mga judges. Diba, sa panahon ni Moses. Ganun din sa simbahan. Kung may prime minister na, eh kailangan pa rin ang mga kasamahan. Ang ibig sabihin, ang mga apostol na kasama niya. Yung ibang mga apostol na ang kanilang organisasyon ay tatawagin nating The Teaching Church. Sa ngayon, tinawag natin itong Magisterium. Kumbaga, ganito ang kasamahan na ang presidente sa ating bansa, sa simbahan, ito ay tinatawag nating Santo Papa. At saka, sa ating bansa, may Supreme Court po tayo. Sa ating simbahan naman, tinatawag natin itong The Magisterium of the Church. So kung nirespeto natin ang ating presidente at nirespeto natin ang ating Supreme Court, ganun din sa ating simbahan, kailangang irespeto natin ang kapangyarihan ng Santo Papa at irespeto naman natin ang kapangyarihan ng Supreme Court na sa ating simbahan tinatawag nating The Magisterium. Iyon po kasi ang authority. Dahil ano bang talata ng Biblia na kailangan nating irespeto o paniwalaan na ang kanyang desisyon ay final? Eh yung simbahan? Mga kaibigan at mga kapatid, yung sa Mateo 18, versikulo 17. Sa hindi ko pa babasahin itong Mateo 16:18-19 na yung sinabihan o na binigyan ng mga susi ng kaharian, no? Biro nyo mga kaibigan at mga kapatid, mga susi ng kaharian. Sa Old Covenant na Kingdom, isang susi lang ibigay sa inyo. Ibig sabihin, isang kapangyarihan lang, siguro sa pagka-leader lang. Pero sa New Covenant, mga susi. Ang daming kapangyarihan nito. Sabi pa ng isang Catholic na pare, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga Catholic theologian na nalalaman ko, sabi nila, yung mga susi daw na binigay ni Kristo kay Pedro, mga kapangyarihan yon sa simbahan, na siya ang
mga siwa. No? Ano ba? For example, yung the sacrament of confession. Hmm. Yung ano pa, paggawa ng mga batas at saka yung lahat ng mga sakramento sa simbahan, eh ang mga siwa po, ang parang presidente ba, no? Ang leader po nito ay yung Santo Papa. Mga kaibigan, mga kapatid, parang maubusan na po tayo ng oras, no? Mga 5 minutes na lang ang natira sa ating palatuntunan. So hindi ko na lang i-open ang aking Biblia. Kayo na lang ang magbabasa diyan at saka i-detalye natin ito sa susunod na linggo sa ating palatuntunan, kung papayag ba din ng Diyos na magpatuloy ang ating palatuntunan. Basahin ninyo ang Mateo 16:18 hanggang 19. Mga susi ng kaharian ay ibinigay ni Kristo kay Pedro. Ay, ibig sabihin, si Pedro ang ginawang prime minister niya sa kanyang kaharian. Importante po kasi na may prime minister sa kanyang simbahan dahil hindi siya magtatagal. Mamatay siya at bumalik sa langit. Yung pag-akyat niya sa langit, yung ascension niya. So kung akyat siya, at wala siyang representative, wala siyang vicar, anong mangyari sa atin dito sa mundo? Para tayong mga tupa na walang yung sa Bisaya pa magbalantay, walang shepherd. Malinaw, babasahin ninyo ang sa Juan, the book of John, chapter 21, verse 15 to 17. Di ba yung pagka-shepherd ni Jesus? Yung katungkulan ng Panginoon as a shepherd, ay binigay niya kay St. Peter. Yung sinabihan niya si St. Pedro o St. Peter na, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. So, si Pedro ang ginawa niyang prime minister. So, bali siya ang ating pangulo o presidente. Ang titulo ng Diyos pinagamit natin sa kanya. Pero hindi po ibig sabihin na kapag ginawa kang leader, eh, hindi ka na magkakasala. Dahil kung tingnan natin yung Old Covenant, yung mga prime minister nila noon, eh merong naging masama. Pero ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katungkulan ay official dahil sa Diyos yun. Hindi lang niya ginamit ang kanyang katungkulan sa mabuti. Sa masama lang siguro, kaya naging masama siyang prime minister, yung si Shebna na pinalitan ni Eliakim, yung sa Isaiah ba, no? 22 verse 22 to 23. Ganon din sa history ng ating mga popes ngayon, mga papa. Merong mga sa personal masasama, pero hindi yan ibig sabihin na hindi po authoritative ang kanilang mga kapangyarihan. Authoritative po. Katulad sa ating mga presidente, hindi ibig sabihin na hindi magkamali ang ating presidente ng personal. Pero ang kanyang katungkulan ay talagang totoo, genuine, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, ganun din sa simbahan. Kailangang paniwalaan natin ang authority ng simbahan dahil binigyan siya ng authority na mamamahala natin dito sa ating mundo. So, dapat may harmony ang simbahan at saka yung gobyerno ng lupa. Parang may harmony, parang may kakaisahan. Pero ang nangyari ngayon, hindi kasi nirespeto ang otoridad ng simbahan. Mga kaibigan at mga kapatid, uulitin ko ang pagbigay sa inyo ng talata. Mateo 18, versikulo 17. Babasahin ninyo ang Mateo 18, versikulo 17. Na nagsasabi na kailangang makinig tayo sa kanyang simbahan dito sa lupa. Dahil ang simbahan ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa ay siyang ating Supreme Court po natin sa ating simbahan. At kailangang iisa lang ang Supreme Court. Dahil kapag maraming Supreme Court, wala tayong pagkakaisa. At yan ang nangyari natin sa mundo ngayon, na maraming mga simbahan ngayon na tatag lang ng tao, parang dumami ang Supreme Court. So hindi natin sinunod yung sa Biblia na isa lang ang Supreme Court, isa lang ang Magisterium. So mga kaibigan, mga kapatid, naubusan na po tayo ng oras. We'll be right back.
Okay mga kaibigan, mga kapatid, dahil wala na po tayong oras, ito na lang ang inyong lingkod sa Palatuntunang, ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, ang kapatid na Shelbert Dundoyano Sinyo Alas Veritas, kasama ang aking mga kaibigan sa technical side, Danny Luod at Taxi Lumba. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Platinum Nationwide.